Good morning, Ateneo. Start your day right with your morning wake-up call. Good morning, Ateneo. Energize your day with the lively, funny, and lovely tandem of Mir de los Santos and Tats Kidlap. Catch the latest news and stories around the campus. Good morning, Ateneo. Your daily dose of Radio Chikahan, Tawanan, Kantahan, and Kwentuhan. Every morning from 9 to 10 a.m. Tuesdays to Fridays. Good morning, Ateneo. Your mornings will never be the same again. Okay. Morning, Ateneo. Ito Katipunan 87.9. Ako po ang inyong kasama, si Mir de los Santos. At ako naman, si Tats Kiblat. Good morning, Ateneo. Good morning sa inyong lahat. You are tuned in to 87.9 Radio Katipunan. At kami po ang Good Morning, Ateneo. Samahan nyo kami 9 to 10 in the morning, Tuesdays to Fridays, para sa umagang puno ng kantahan, kwentuhan, at kung ano-ano paman. Kami po ang iyong kwela barkada sa umaga. Kaya tara na, mga lampag ng mga atinista. Good morning po! At good morning, Ariel! Good morning! Magandang umaga. Humabol po ako. At nakapasok sa ating kwarto dito. Kwarto talaga dito sa ating radyo. Magandang umaga ulit. Mula po rito sa Marikina ulit, inihahatid ang inyong mga tahanan sa anong bahagi ng mundo. Ang masiglang Miyerkules ng umaga, April 22. Yes, part of me was hoping na kay-yellow ka para Philippine flag tayo. Ay, naku! Nakituloy ang tuhod ko. Oo. Nakita yung tuhod mo. Good morning sa inyong lahat. It's April 22. At it's a Wednesday morning. Miriam, bago ang iyong location. Ipaliwanag mo sa amin ang iyong location. Yes. Magandang umaga po mula dito sa barangay Orocop, Pasig City. Yes. Ayan. Ito pa ng location. Nandito pa rin ako sa aking condo. Iba lang ako ng lugar. Para maiba naman. So, buhay ng balcony. And just to share with you the view that greets me every day. At nagbibigay, nagpapalubag din sa loob ko kasi medyo claustrophobic po ako sa mga maliliit na spaces. So, I'm so very thankful na ito pong aking tinitirahan sa ngayon ay merong view na ganito. Pag umaga, ganyan siya. Kita ba? There's a view. Yes. Ganda. Tapos paggabi, lalo na nung 2 weeks ago, nag-full moon. Grabe, tuwang-tuwang-tuwang-tuwa ako. As in, para akong niyakap ng Diyos doon sa view na yon. Pero habang mag-show po tayo, ito muna pang photo me na maroon background. Charot. Photo me. Ang retro ng photo me, aminin nyo. Baka hindi sila makarelate sa photo me. Uy, umamin yung photo. Yung ganyan, denial. Denial, charot. Good morning po, Hotel Australia, kay Sir Benji Barreto at kay Henrietta De Villa na bumabati kay Father Nono Alfonso. Magandang at kay Les Mendiola, good morning. Yes. Magpaano Lester, kaya tayo? Good morning. Magpa-poll kaya tayo sa ating mga listeners kasi pinakita ko yung aking view at nasaan ako galing. Ngayong moment po na ito, saan kayo nakikinig sa amin? Anong location ninyo? At ano yung nakikita ninyo? Oo nga. Sabihin nyo sa amin via our Facebook page, Radyo Katipunan, o di naman kaya sa Facebook page ng Ateneo de Manila University. At sabihin nyo sa amin kung saan kayo, anong kasalukuyang tinitingnan ninyo, kung pwedeng i-post ninyo sa comment ang exactly nakikita ninyo habang
gumigising kayo or pinapanood at pinapakinggan ninyo ang Good Morning Ateneo. Di naman kaya kahit sabihin nyo sa amin kung saan panig ng mundo kayo matatagpuan at pinagbubuklod nitong ating programang Good Morning Ateneo. Ako kasalukuyan ay nandito sa Quezon City at ang aking view ay, sandali, pwede ko bang ipakita sa inyo? Yan, ang aking nakikita. Ayan, Marikina City. Po. So, yan po ang Marikina. Ikaw, Ariel, ano ang nakikita mo dyan na tinatanaw ng iyong bintana? Pwede ko namang ipakita. Ang immediate na nakikita ko ay siyempre ang mga kapitbahay. Kasi townhouse itong aming compound. So magkakatabing dapat mga... Dapat yata umaga binabati na natin ngayon yung mga kapitbahay ni Mariel dyan. Hello mga kapitbahay. Naku, kasi pala ang mainstay sila sa programa natin. Naririnig na nila kung siguro kung ting umaga. I-check ko ang, isi-switch ko ang ano. Ito po ang aking natatanaw ting umaga. Tama ba? Wow, nakikita ba ninyo? Charot. Ay, ano yun nakikita nyo? Daliri palad ko pala mo, yun. Charot. Ano ba yun? Ito, yan. 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 Kalangitan. Yan. Oo. So, sorry kasi naka-iPad niya ako. So, medyo... Oo. Ayan, di ba? Nakikita nyo. So, ayan. Kagabi, itong bintana kung saan ako nakasilip ay nagbukas ako ng bintana dahil nga daw mayroong meteor shower kagabi hanggang mamayang gabi yata. Sa ay, North nakita mo? Sky. Meron akong dalawang bumagsak na mga between. Kung meteor shower, hindi naman between yan, di ba? Mga ano lang. Bulalakaw. Bulalakaw, oo. Ikaw pa itong Pilipino. Meteor garden. Oh, charot. Ano? Ikaw pa itong Filipino teacher, oh. Oh, medyo nahirapan lang ako mag-multitask nung nag-iisip ako ng language habang nagte-technical crew din ng sarili kong iPad. So medyo... Ay, ang bulalakaw kasi ay any falling body. Hindi lang falling star. Heavenly body. Parang kasama na tayo doon. So if you're a heavenly body that's falling, you're a bulalakaw. Oo, ayun. Ikaw ba? Pero ang qualification mo na noon, dapat heavenly body ka. Kaya nga, so ibig bang sabihin ay madalas kayong maging bulalakaw. Naku, parang ano? Parang yan ang sequel ng kanta ni Sara Geronimo na Tala. Pero, ang Tala, oo nga. Ang Tala diba? Ba? Ang bulalakaw. Anong kaibahan ng Tala sa between? Pareho lang naman silang salita na tumutukoy sa parehong ano. Pareho silang salita na tumutukoy sa parehong ano. Ano yun? Ano, Mir? Oo. Diba? Synonym. Ano, Mir? Synonyms. Oo. Pag isipin mo, yung movie ni Ate Shawi, diba? Bituing walang ningning. Parang mas poetic kesa talang walang ningning. Diba? So, buti na lang thank God for synonyms. Synonym? Hindi ko alam kung ano ang etymology syempre nung dalawang yon. Pero siguro yung between nasa gitna. Between. So si Between Escalante, kailangan ang position niya pag concerts, lagi siyang nasa gitna. Siguro kasi 'di ba magkakapatid naman din silang mga singers. Oo. So baka tsaka ano, madalas nasa gitna siya. Between Escalante, ibig sabihin nasa gitna ng dalawang shell. Escalante. Hindi ba? Estante yon, ano? Ah, estante ba yon? Estante yon. Ikaw naman. Iba pa. Ngayon napipipi ka minsan. Ay, ganun ba? Ganun talaga ka nagmamahal. Minsan hindi sumasapat ang mga salita. Ayan, may kanta si Julina para dyan, di ba? Ang alin? Napipipi. Ayoko! Let's go! Wala pa. Bakit wala pa man ding 10 minuto sa Radyo Katipunan na pag-usapan na ang pag-ibig. Ang si Julina. Bagay ay parang pag-ibig. Oo. Oh, kasi di ba, sabi kasi nga ang...
Goals. Kapag nasabi na ang lahat ng nasabi, ang pinakamahalaga ay nananatiling hindi nasabi. Pak! Pak na pak! Sabi ko na nga ba, kapwa ay mayroong pag-ibig na lihim. Tapos ito lang. Alam mo yun. Ay, sorry. Go ahead, Ariel. Hindi, kasi sinabi mo yung mga hindi nasasabi. Naalala ko nung bata ako, I think summer yun siguro. Nanay ko kasi lagi gumagawa. Nanay ko kasi ay parang quote-unquote frustrated teacher. Gumagawa siya ng sarili niyang mga learning activity sheets, nagdo-drawing. Wow. Kinututoran niya ako sa loob ng sari-sari store. So merong, nandun na kami sa mga five-letter words. Hindi lang kami cat, dog, ganyan. Yung apple, di siyempre binasa ko apple, parang ganun. Tapos sabi ko, di sabi niya, apple, ganyan. Tapos sabi ko, bakit ganun? Wala namang may letter E pero hindi sinasabi. Tapos ang naaalala ko, something na sinabi ng nanay ko ay, ganun talaga anak, may mga bagay na naririyan kahit hindi sinasabi. Ay, tama naman yun. Parang pag-ibig ng hangin, di ba? Pero ito... Bruin po, at four years old, ginaganon ako ng nanay ko. Truths. Ito maganda naman ang kinalabasan sa'yo. Anyway, sige. Lagi ko itong sinishare kapag napupunta sa usapan na ganyan yung mga talks ko. Favorite ko to na nabasa ko sa isang t-shirt, sa isang tindahan, sa Glorieta. So many years, hindi ko na siya nakalimutan. At ang sabi ay, much unhappiness has come into the world because of things left unsaid. Ay! Kaya po, kung may pagkakataon pa, sabihin na ang dapat sabihin. Lalo na kung maganda at nakabubuti yan, di ba? Say I love you, say thank you, say I appreciate you. Lalo na sa mga panahong ito that we can all use some encouragement and some hope. Oo, balikan ko lang yung sinasabi ni Ariel na ang kanyang nanay ay tinuturuan siya sa kanyang sari-sari store. Mahalagang skill yan ngayon, lalo pa mungkahin ng ating DepEd na i-online ang susunod na pagbubukas ng klase. At ibig sabihin nun, malaking katuwang dyan ang mga magulang na tutulungan ang kanilang mga anak na mag-aral, mag-download ng mga e-learnings, at ang homework ay kasabay nilang pag-aaralan. So dahil nasa bahay ang mga magulang at mga bata, mahalagang skill yung pinakita ng nanay mo, Ariel, na gumagawa ng mga learning sheets. Naalala ko yung nanay ko dati, meron siya mga flashcards na kanyang sariling gawa at nire-review niya ako sa bahay, English at math. So nakakatuwa naman. At pagkatapos naming mag-aral ay may nag-aantay sa akin na yan, Sky Flakes, Orange Juice at Tempo Magazine Crossword Puzzle. Ayan. Shout out sa aking nanay dyan sa probinsya. Hello po. Kay Jennifer Sua. Good morning, Jen. At good morning kay Gian Dayaw. Hi, Gian. It's nice seeing all of you. Good morning, Gian. Magandang umaga, Gian. Eh, nako. Yung sinabi ni Mir na quotation, hindi ba relevant yan sa topic na binuksan niya kahapon na magkausapin na at sabihan na ang lahat ng mga hindi mo pa bahagi ng nakaraan na ewan ko, eto si Mir eh. Ang daming, tinan mo, napapaiba ako ng framing, oo. Oh, dahil sa mga... Si Mir, ikaw pa. Ito nga yung pinapaala sa atin ng pandemic, yung mga bagay na hindi naman natin madalas pinagtutunan ng pansin para sabihin. You know, this pandemic allowed us to realize that we don't live for another dinner, for another coffee talk. If you can say it now. Hindi mo na alam kung meron pang ulit pagkakataon. So, sabihin na. Kahit gaya nga ng quote ni Mir. Yes. Ano nga, Mir, yung nasabi na ni Mir? Siguro yun ang gusto kong tanongin kay Mir. Kasi si Mir nag-uunang magtanong sa atin eh. Ikaw, Mir, ano ano na ba ang nasabi mo at sino ang sinabihan mo? Ako, ang sharing ko. Sharing! Charot! For today. Kasi since nagsimula yung lockdown, talagang nag-autopilot mode ako sa maraming bagay. Work, pati attending to my mom's and my family's needs, yung ganyan. Tapos pati yung sa pag-work pa rin for the PhD, ganyan. So autopilot.
Tapos na-realize ko kahapon, nagdadasal ako madalas, lalo na nung nagkaroon ako ng scare mga 2 or 3 weeks ago. Pero na-realize ko kahapon, hindi na ako nagdadasal ng paghiling. Alam mo yon, parang sinideswip ko yung mga personal intentions ko. Siguro dahil sa napakaraming dahilan. Una, kasi hindi ko na alam kung anong pwedeng pangarapin sa mga panahong ito, di ba? Parang ano ba yung future? Pangalawa, I also feel a bit guilty na parang shucks, ang dami-daming pinagdadaanan ng ibang tao. Hihiling pa ba naman ako ng para sa sarili ko, di ba? Very number 2 sa Enneagram. Charot. Yung parang ganyan. Pero kagabi, parang binulungan ako ng Diyos at ni Mama Mary at parang sinabi nila na sige lang, magdasal ka pa rin ng personal mong hiling. Wala namang kaso yon. So kagabi, yan ang nasambit ko sa Diyos at ako'y napadasal bigla ng parang, oh nga Lord, no, hindi naman sa selfish, pero just wanting to let you know that these are my desires at this point at ito yung mga nais ko sana kung kamarapatin lamang ninyo. So yan ang mga nasambit ko. Muling pagsambit para sa sarili. Mm-mm. Tama? Muling pagsambit para sa sarili. Okay. Kasi nga, alam mo, tas number 2 sa Enneagram. Alam mo, Tatot, ganyan talaga yung kaibigan natin na yan eh. Laging number 2 ang self. Well, hindi lang number 2 sa Enneagram. Pero ang una kasing iniisip niya, si Mir, others, and community. Ayan, ngayon, muling pagsambit. Ngayon, ang pangangailangan ay muling pagsambit para sa sarili. Ikaw, Tata, ano ang na-revisit mo? Kasi muli ang thesis ni Miriam. Si Miriam naman talaga ay ano, tao para sa kapwa. Ipunit ko yung song na yan na muli. Tarot. Alam niyo ba yon? Bago sumagot si Tatsumek. Ni Rodel Naval. Oo. Kung mawawala ay di ba't sayang naman, lumipas nating tila ba kailan lang, at kung nagkamali sa'yo. Natats, charot. Akala ko Rodel Pesos. Hi Rodel, ayan, speaking of hi. Nanonood din sa atin ngayon si Miss Mila Sandoval. Hi, Miss Mila. Good morning, Ma'am Mila. And I hope you're safe and well in COVID-19. Yes. I don't know. Lumabas kasi Ariel Diction is joined. O, di hello. Sorry, Nanalo. Nakabubukas-bukas ko lang. Kasi isi-share ko sa aking community, sa aking Facebook page. Ikaw, Tatot. Ano naman? Ano nga ba yung katanungan? Kasi, para malinaw lang. Na-morph ko na yung tanong. Kasi si Mir, coming from Mir's muling pagsambit para ng panalangin para sa sarili. Ano naman ang na-revisit mo? Ano yung binalikan mong muli ngayong pandemic? Meron ka bang nabalikan na dati mo nang pabayaan? Nanonood siya ngayon. Ay, gano'n. Pagdating ay. Ito naman yung Meron ba akong binalikan ngayong pandemic? Meron. At meron ding nagbalik. At merong nabalikan. Ika nga sa intro, Ariel, di ba? Tell that story! Di ba? So, ayan. Nagpapasalamat tayo. Nabigyan tayo ng panibagong pagkakataon itong quarantine na ito na talagang makita ko ano yung mas mahalaga sa atin. May mga bagay na hindi gumana nung nakaraang normal ang panahon na binigyang mas mahalagang pagpapahalaga ngayong akala nating magtatapos ang mundo. So talagang it clarified what are the things that really mean to us more than anything. And I'm mga motherhood statements na ganyan. Ang ilang araw kailangan na ng konting detalye. Hindi pwede yung mga motherhood ganyan. Abangan nila sa ibang... Abangan nyo ang mga ano na yan. Pero yun lang ang sagot ko dun sa tanong na yun. Meron akong natagpuang muli. Gaya nga ng sinabi ni Mir, parang merong nabalikan muli. Maliban sa nagsusulat akong muli at nagbabasa akong muli ng mga librong matagal nang anong tawag ng salit Japanese term doon? Chunduko. Yung nag-ipong ka ng librong hindi mo naman nababasa. So,
Yon. At meron nga mga ilan tayong mga kaibigang nakausap muli at mga mahal sa buhay na minahal muli. Yun na muna sa ngayon, Tito Boy. Yun na muna. Ayan, ano, Mir ha. So nag-iwan ng cliffhanger sa ating si Tatot. So ibig sabihin unti-unting mag-a-unravel 'yan sa ano, kailangan sa mga susunod na umaga. Nako, dapat ma-reveal mo na 'yan, Bo. Eh, yun na nga ang sasabihin ko, Mir. Saan natin doon sa baka makapanayam natin sa Viernes? Hindi makapalag to eh, kapag iba nagtanong. Kasi pag tayo lang, kaya niyang deadmahin. Pwede ko yung dinidedma, sinagot ko naman. Oh. Mahirap lang dahil hindi naman siya showbiz. Hindi naman siya showbiz. Private person kasi, sir. Private person. Bakit? Hindi ba kami private, Limir? Public celebrity kayo. Ano ba kayo? Uy, Ariel, sagot ka rin sa tanong. Na ano ang muli kong binabalikan? Yan. Or ano ang mga muli kong buhay? Ay! Alam mo, magtutunog safe yung sagot ko. Pero yung pagluluto talaga. Talaga. Ano, no? Ayan na naman tayo sa pagluluto. Eh, wag na akong safe. Move on na tayo, guys. Pagluluto, pagsusulat, pagbabasa. Ano ba naman to? Black na lang. Laging ganyan na lang si Ariel. Hindi, gusto natin pas juicy. Ano ba tong programang to? Ano ba tong programang to? Wala palang kwenta yung mga sharing. Oo, kasi wala akong ano eh, wala... Ay, ang ganda ng tunog ng mga ibon sa iyo ba yan, Tatot? Mm-hmm, ano ang nababalikan? Ano ang... Siguro ang... hindi ito katsipan, siguro ko sana katsipan. Pero yung pagdanaw sa bintana ng umaga, I think I'm very... Metaphorical. I'm very... siguro rin, siguro. Pero at least on a literal level muna. Kasi siguro dahil nga maaga ang mga pasok lagi pagpunta ng Ateneo. Alam mo naman ang ating metropolis, katulad ng maraming mga metropolis, ay kahit na napakalapit lang ng Quezon City sa Marikina, kailangan pa rin gumising ng 3 oras bago ang iyong pasok para makarating ka ng maluwat sa iyong trabaho. So, walang oras para sumilip sa bintana. So, ngayon siguro dahil nasa loob ng bahay madalas. Pero maswerte rin siguro ako dahil nga ang nalipatan naming bahay ay may ganong view yung naipakita ko. Tanaw nga yung kabundukan ng Montalban. Sierra Madre. Oo, Sierra Madre. So, and of course, even my view because of course my sister's rooms will have a different view because it's a different orientation in the house. And I hope they enjoy whatever slice of the world they get to see also. But I am happy with the what I get to see sa bintana. So yun, yung pagtanaw sa bintana. Kasi sa alam nyo yata din ito, nung nagpunta ako sa Beijing, nagpo-post ako ng mga nakatatanaw ko sa aking bintana. Hindi ko lang kung napapansin ngayon sa Instagram ko at sa Facebook. I also post what I see outside my window. So, iyon, na pagbalik ko kasi dito sa Maynila, hindi ko nagawa yun kaagad-agad dahil nga maaga ang mga pasok. Pero ngayon na, yun. Ha, paulit-ulit na ako. Dungaw, pagdungaw ang nagagawa ko ulit. Kumusta naman yung mga dahon sa t-shirt mo ngayong araw na to? Eto, dumadami sila. Hanggang dito yan sa bintek. Gown pala. Kasama sa lieg mo, ganun. Oo, tsaka gusto, ayan, kasama. Hanggang dito po, ayan, dumadami dito. Dito po yung nagsimula dito, tapos na nadiligan, so kumalat na dito. Iba talaga pag nadidiligan, dumadaan. Ako eh, ayan na po tayo. Magbabalik po. Ah! 4 minutes pa daw! Ang dami ko nang sinabi, Mir. Uy, sa susunod,
sa susunod, in-announce ko talaga, mag-usap tayo kung anong isusuot nga natin para meron nga, sinabi na natin to para meron tayong color scheme. Inaabangan ko pa rin yung pangako ni Mayor na mag-gown. Ay, nire-ready ko na. Unang araw pa lang yun ng pagbalik natin sa radyo, sinabi na niya yun. Oh. Na mag-gown. So dapat, Mayor, next time mag-radyo tayo, whole body kita sa'yo. Para ka nasa stage. Nire-ready ko na. Huwag ko kayo. Total, pinag-uusapan din lang naman natin ang mga heavenly bodies, hindi ba? Oo, totoo. Ayun, ako napat na naman si Mir. O kung heavenly body ka, Tatot, kung heavenly... Ayan, Mir, kung heavenly bodies kayo, anong heavenly body kaya ang pipiliin nyo? Ngayon ha, ngayon, hindi kailangan throughout your life. Ngayon, ano ang feeling mo? Parang, hi, I feel like a nebula because my feelings are nebulous. A nebula? Baka ganun lang. What is a nebula? Baka hindi ko sinay ang nebula. Hindi ko kayo paliwanan yun, ng nebula. Ngayon, nagbigay na I think ako I'm the sun. I think I'm the sun. Why? Can you ako please explain why? Ayan, si Mir, ano ka? Cumulus cloud. Cumulus cloud. Oh, sige. Paliwanag mo kung bakit. Bakit cumulus bakit cloud? Cumulus cloud. Ano na lang, Cumulus or Cirrus? Charot. Bakit? Alam mo, sige, Cirrus. I-explain mo sa amin kung bakit. Yan, yan. Nawala ko na yung knowledge na yan. Ano bang kaibahan ng Nimbus, sa Cirrus? Cumulonimbus. Man, Cumulus, Nimbus, Cirrus. Sila mga naalala ko. O ano ka so nga? Bakit parang ulap ang heavenly body yung pakiramdam mo ngayon? Ang ulap, ano lang, nagpapatangay lang sa hangin. Di ba gumagalaw ang ulap? Ako ngayon, nagpapatangay lang ako sa mga ganap. Nagpapatangay sa hangin. Okay. 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 Tila ko'y parang ulap lang sa langit. At ngayon... sa iyong mga ngiti at kung hanggang dito lang talaga tayo. Anong next line? Hello po kay Sarah Hieronimo. Mahal po kita. Hello po. Naku, oo, Sarah G. I'm a closet fan. When I say I'm a closet fan, akala ko hindi ako tagahangat. Bigla ko na sa ang galing ng total performer. Oo, totoo. Sobra, totoo. Sarah G. Oo, naku. Ako ay popster talaga. Mm-hmm. Oo. Ako naman ay ano nga lang, silent lang ako follower from afar. Silent. Natuwa nga ako sa'yo, Ariel. Ikaw pang nasa Beijing, ay memorize mo yung steps. Naalala mo nung nag-faculty day tayo na sinayaw ang tala sa Escalier Hall. At mabuti ka pa na memorize mo yung buong steps samantalang niloloko nila ako sa office dahil hindi ko makuha-kuha yung mga steps na yon. Na-pressure kasi ako ng mga Pilipinong kaibigan, no? Kasama na dyan si Jethro. Na-pressure siya talaga ni Jethro. Si Jethro kasi natutuwa. Well, magaling talaga ding dancer kasi si Jethro. So, na-memorize siya kaagad. Oo naman. So, parang, sige nga, masabayan nga din. Yan. So, ayun. Ay, ikaw, isipin mo yun. Oh. Ano, nawala nga si Miriam. Mm-hmm. Oh. Isipin mo yung isang Filipino song na nag-viral sa buong mundo at sinasayaw ng mga taong hindi nakakaintindi nung awiting yon, di ba? Nakakatuwa yung mga K-pop idols na sinayaw yung tala. May mga ay, Korean... hindi ko alam yon. May mga K-pop concerts ako napanood sa YouTube na in the middle of the concert, parang ano to ha, mga Korean groups, girl groups, boy groups. Hindi ko alam kung ang tawag ba sa kanila ay K-pop groups. Pero nakita ko may mga video na sa gitna ng concert ay tinugtog ang tala at sinayaw nila. Nakakatuwa naman. Ayan. Pero po, wag niyo po kaming iwan. Magbabalik po kami maya-maya lamang. Kami pansamantalang magbe-break para sa mga palala mula sa Radyo Katipunan. Diyan lamang po kayo. Ito po ay Radyo Katipunan 87.9, ang programang Good Morning Ateneo. We will be back in a short while. Please stay tuned. Good morning.
that dial because we'll be coming right back. Radyo Katipunan is now online. See our live feed on facebook.com/Radyo Katipunan. Check out our Instagram and our Twitter at Radyo Katipunan. And subscribe to our YouTube channel at Radyo Katipunan FM for more exclusive content. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at Radyo Katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Pipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay Atenista sa loob sa labas ng eskwela. Ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio Katipunero sugod, todo sa kayod, dunong at tulog. Lipat na blue eagle, kaligiting na gigil. Blue and white, one big fight. Radyo, Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Charot, yun pala shoe capital. Oo nga, matitibay pa rin naman ang mga sapatos mula sa Mir, ang Pasig, niya. Ano ang moniker ng Pasig? Sige, Pasig. Oo, yun Sige, lang. Sige, Pasig. Sige, Pasig. Hindi ko alam. Oo. Kasi mula sa mga lugar na kipinanggalingan, halimbawa ang Quezon City ay City of the Stars. Ang Cagayan de Oro City ay City of Golden Friendship kasi friendly kami masyado. At ang Camiguin ay Island Born of Fire. Oh, i-research diba? Ko yan kung ano bang specialty or pa-promo ng Pasig bukod sa baka pwede natin tanongin si Mayor Vico kung anything ano. Baka pwede niyang masabi sa atin ng impression. Ay, sige, wait lang po. Mayor Vico, may tanong po si Mahal. Wait lang. Biglang wait naging lang. Parang 16 years old. Kanya. Wait lang. Nagsusumiksteen. Oh, naku. Mayor Vico, baka naman po alam niyo kung ano po yung inyo. Mayor Vico, baka gusto nyo mag-guest sa Radyo Katipunan. Tingin
sa Good Morning Ateneo. Ba? Gugustuhin niyang mag-guest. Total Atenista naman siya. Oh, why not, 'di ba? Kwela naman 'yun. Baka po meron sa mga nakikinig sa atin na pwede tayong i-connect kay Mayor Vico para mag-guest dito sa Good Morning Ateneo. Uyo, that would be such an honor and a pleasure, of course. Hello, Viola Nunez. Promise ko yung research ko kung ano yung ganap na tagline or anong specialty ng Pasig. Hindi ba ang Pasig ay may kinalaman sa pinanggalingan nilang dalam Pasigan? It is parang yung ebbing. Ebbing! Hindi ba parang kaya nga sa dalang Pasigan? Parang may nadalang Pasig or nadala sa Pasig. So I think yung Pasig has something to do with, ewan ko, parang deposit from an ebb or the flow of water. Baka lang, I have to double check again. Pangit ng tunog ng deposits from an ebb. Oo. Medyo hindi masyadong kaaya-aya. Kasi baka nga yung Pasig is root word ng dalampasigan. Dahil gaya nga ng sabi ni Ate Geneva, anak ng Pasig anak naman ng Pasig kayo. Naman kayo. Totoo. Ako'y umusbong sa tabi ng Pasig. Ayun. Pa-swimming, swimming sa itim na action tubig. Action song ni Ariel. Anak ng Pasig. Meron pa bang ano, Mir? Payanig sa Pasig? Wala na. Pasiklab sa QC na lang meron. Mm-mm. Ang 80s pa yata nung payanig sa Pasig. Sa generate na ng boom na boom. Boom na boom. Totoo. Big bang sa Alabang. Big bang sa Alabang. Sa mga hindi po alam kung ano yan, yan po ay mga traveling carnivals. Di ba yun ang tawag sa kanila? Traveling circus and carnival and theme parks. May mga or rides baka, and attractions. Seasonal. Seasonal and traveling. Pag Pasko yata yes. Siya, no, dati. Oo. Yes. Kakatuwa naman. Naisip ko, masarap din sigurong pagplanuhan at imagine how will Christmas be this year? Kasi nakatapos na tayo ng isang major season sa ating Catholic calendar, di ba? Which is Lent. Mm. And ang isa pang pa-showcase ng ating simbahan, pa-showcase, ay ang Christmas yan nga, Advent. Totoo. Yan nga, Mir, ang pinag-usapan. Parang matasya kayong taon, di ba? Yes, even in my circle of friends, pinag-usapan naman how Christmas will be different this year. Given that families are more together, this a bigger time, a bigger part of the year, mas magkakasama ang pamilya. And there are news, di ba? May mga suggestions left and right na baka doon pa lang magbubukas ang klase or doon pa lang muling mabubuksan ang ekonomiya. O di kaya. So, ang daming uncertainties. And so, paano kaya ang Pasko ngayong? I think it will be more meaningful for one thing. At baka tama nga si Kuya Martin Rivera. Christmas won't be the same this year. Charot, inibagad. Diba? Martin pala yan. Baka nga, oo. Baka iba talaga siya. Sana mas makabuluhan. Si Ariel makabuluhan. Kaya, dito sa Pilipinas siya magpapasko. Kasi baka pag as soon as magkaroon ng pagkakataon, pumunta siya sa bayan ng mga Korean novela. O di kaya sa Caribbean kasi mahilig siya mag-beach. Yun din. Huh? Tapos doon niya itutuloy yung mga padahon-dahon niya. Okay, Ariel is busy nowadays. Charot, nowadays! Kausap na niya yung travel agency niya. Oo. Hello, paki-booking na ako kaagad. Booking talaga. Ganon magsalita, booking. Ayan, nakakatuwa naman yung kiss me mo, Ariel. Oo. True, grabe. Kiss me. Ay, may pa-kiss me si Ariel. Ano nangyayari sa'yo dyan, Ariel? Sarah Geronimo na naman, bumalik. Kiss me in the morning. Yes, Ariel, yes. Ariel, Ariel, magsalita ka. Hindi na, ano na, ay, beh. Yeah. Ano pa ba naman ang makakontribute ko kung hindi ayoko munang isipin yung Pasko kasi pakiramdam ko malayo-layo pa siya. O kasi well
Bigla ko talagang ginround ng sarili ko. Ang hirap kasi mag-ground ng sarili sa panahon na maraming uncertainty. Kahit na sinabi ni Mirza, yes, parang even the future is quite uncertain. So even the short term, more so the long term, it's still very uncertain. So, hindi ko rin alam kung ano. But it helps to anticipate so that we can actually prepare for various scenarios. And also, kahit ba it gives us hope. Naniniwala pa rin tayo that our children, our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty that they possess inside. We still believe that. I believe that children take a picture. Mm. Teach them well and let them eat the cake. Yes. Mm-hmm. Diba? And of course, never to walk with Edo Manzano. Oo, correct. Ganyan po ang mga beliefs natin these days. Diba? Tawang-tawa ako dyan kasi bakit nadawit si Edo Manzano kay Tita Whitney? Diba? Yes. Nananahimik yung tao. Biglang ayaw siyang kasamang maglakad ni Tita Whitney Houston. Sumalangit nawa. Correct. Uy, napanood ko nung isang araw. Hindi ko alam kung bagong episode siya. Speaking of Tita Whitney, ang ganda-ganda ng rendition sa isang singing contest sa US. Luma na yata siya ng How Will I Know. How will I know if you really love me? Yan ang favorite Whitney song ko, by the way. There's a boy I know. Dahil ang ganda ng beat niyan. At saka yan ay una sa unang single na na-release ni Tita Wit. Oo. Hanapin po ninyo yun kasi nakaka-touch sa kalooban yung rendition doon sa singing contest na yon. Duet siya. Ginawa siyang duet tas mas malumanay. So hindi siya start ng there's a pie! Hindi ganon. Ang dahan-dahan. Parang misa, ganon. Hindi pa naman. There's a boy. Hindi naman. Good morning, Viola. Hi, Ariel, Sir Tats, and Ma'am Mir. Good morning daw. Hello, Viola. Good morning, Viola. Thank you for joining us. Thank you for listening araw-araw mula dyan sa Bacolod. I really love Viola. Ganda, Viola. Oo, correct. Parang violin na violet, di ba? Pero hindi. Yes, sabi naman ni Hagen Ho. Buenos dias, watching from Zamboanga City. Ayan. Hi. At si Buenos Apple Evangelista Estremos, good morning po. Thank you for watching. Sa inyo dyan sa Zamboanga, Buenos dias. Sumama din sa ating pakikinig. Araw na ito ng Miyerkules para sa ating lahat. Kaya mo yan, Ariel. The 22nd of April, 2020. Oh, sige. Uh-huh. Go, Ariel. Sumama rin sa ating pakikinig. Alam ko sino si Mama Ding. Go. Sumama rin sa ating pakikinig ang dati kong boss sa URC, si Miss Ada Silvero. Hi, Ma'am Ada. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Ma'am Ada. Sana you're safe. Alam ko sa South sila nakatira sa Paranaque. So, umaabot ang Paranaque. Help me make a stand. What if? Mm-hmm. Diba? Kasi nung sinabi ni Ariel yung pa, parang may beaten. Kaya pumasok sa isip ko yung kantang Paraiso. Charot, diba? Paranaque. Naman pareho. Alam mo, ikaw kukunin ka na ng mga cities. Gawan silang jingle. Uy, pwede Paranaque. Naman yung Paranaque, diba? Make us. Biglang dumaas. In fairness, is very smoky mountain ang ano mo ngayong umaga nito. Oo nga. Ang playlist mo. Anak ng Pasig. Paranaque. Dahil nabanggit mong Smoky Mountain, namimiss ko na po ang fresh gata. Dahil di ba ang Smoky Mountain, may kanta silang, The Coconut Nut is a Giant. Relate lang ng relate. Dugtungan. Tulungan niyo ako, guys. Uy, hindi. Gusto ko talaga ng fresh ano kaya, gata. Ano kaya breakfast ni Mir ngayong umaga? No? Ay, halo-halo. You know, Mir, you are a ball of energy. I think that's your gift. Pero para para bumalik tayo dun sa topic natin, sinimulan natin kanina. Muli. Isa sa mga favorite songs natin, no? Aminin nyo, favorite songs natin ng Smoky Mountain ang
Smoky Mountain. I'm feeling right now. Si Candice. I know. But then, I'm feeling somehow. Ayan na si Ariel. Yung parang sumusulat ka kay Tita Charo. I don't recall ever feeling this way. Tell me what does one say? One makes me feel this way. Can this be? Ano yung naglakad lang? Bidjoke yung nasa to. Siya yung sa bidjoke. Sa bidjoke. Naglakad. Oh, ganyan lang. Okay, oh, ano? Dapat may lyrics ka sa baba. The first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless inside. If I have to say a thousand times. Okay po, baka ang kanina po medyo marami-rami viewers natin. Unti-unti pong bumababa yung numbers natin. Kami po ay Ariel, bakit yun? Humihingi no? Ng blow dryer. Humihingi ng pasensya. In fairness to Smoky Mountain. Parang tinuloy-tuloy na ni Ariel na maglintik. Ariel, cut. Oo, huwag ka na maglintik sa mga gamit. Tapos na. Oo nga. Malawak ang ano tawag dyan? Anong tawag dun sa listahan ng mga awitin ng isang artist? Repertoire. Malawak ang repertoire ng Smoky Mountain. At yan ay dahil kay Mr. C, Ryan Cayabyab na siya ang isa sa mga brainchild niya, ang bayanihan musikahan na nag-raise ng funds. Namimiss ko. So maraming salamat, Mr. C. Pinalek. Sa mga suppliers po ng gata, magparamdam po kayo sa akin. Yung fresh, gusto ko sana yung fresh. Napag-usapan natin to last week. Pero yon, gusto ko sana yung fresh. Tsaka sa mga may kakilala pong gumagawa ng iPhone sa panahong ito, nanawagan na lang. Sinukuan po ako ng iPhone ko. Kaya... May padadala ako sa yung online palengke na pwede kang bumili ng kayod na nyog. So ikaw ang magtitiga. Tiga, Ariel. Kasi medyo hindi ko rin masyadong gamayan eh. Paano? Ganito kasi yun ano. Naglabalik. Sabi ko, paano lang? Hindi naman kailangan mag-iba ng ano. Ang susunod na palabas ay rated PG. Nawala sa sarili. Akala ano lang, ikahan lang ng mga friends. Pinakita na naglabas sa ano. Alam niyo, sa susunod na linggo, gagayahin ko si Mir. Hahanap ako ng ibang sulok sa aking bahay na pwedeng i-share. Na doon ako mag-ano. Baka nga mamaya sa... At sana, ang opening natin sa programang yan ay umawit ka ng classic ni Tita Kuli Desma na Dito Ba. Alam mo, so maghanap ka ng iba't ibang lugar. Yan ang tanong natin din ngayon ano, sa mga panahon na ito na naghahanap tayo ng career pathing. Career pathing? Dito ba? Ano? Dito ba? Career pathing. Ang sulok kong takda sa ilalim ng araw. Oo, kailangan na arawan. Oo. Ang labada pag piniga mo. At saka tayo din, baka yung mga tagapagkinig natin hindi na lumalabas ng bahay. Minsan, step out of your doors. Diyan lang sa labas mismo ng pinto ninyo para lang maarawan naman kayo minsan dahil nakabubuti din yan. Lalo na yung before 8 o'clock na araw or before 10 o'clock na araw. Para lang maarawan naman kayo paminsan-minsan. Bago po kayo makinig dito sa amin sa Good Morning Ateneo pag weekdays, pwedeng na araw-arawan na. Magpa-araw muna kayo. Oo, at pwede rin naman yun. Halimbawa, yung 8 o'clock na misa, kung diba, ang Radyo Katipunan ay nagsistream ng 8 o'clock na misa. Halimbawa, kanina, nagtsempohan po nga yung misa. Nilaba, habang nagdidilig-dilig ako ng halaman, nilabas ko muna sa may pasimano. Yung pasimano, gusto mo yon? Sa may ledge ng aming bakuran yung aking
phone para narinig ko pa rin yung misa habang nag-i-direct. So, naarawan ako ng slide. Father Salty, kanina. Hi, Father Salty. Father Salty, hello. Salamat hello, Father sa misa kanina. Tsaka mood enhancer ang araw. Pag naarawan ka, di ba? It gives you that feeling of joy and brightness. Yes. Mm-hmm. Greek secreto naman, it gives you hope, the strength. Ako naman ay nagpapaaraw dahil umaga ay... At sagot ko pala sa nabalikan ko ngayong pandemic ay ang paglalaro. At na-inspire din tayo, lumabas yung Last Dance sa Netflix. Hindi ko pinopromote ang channel pero merong series documentary on the life of the Chicago Bulls and Michael Jackson. Nandyan po yan, napakaganda po ng series na yan. How to be... Naalala ko mayroon nung college, hindi naman college tayo, nung early days of OSA natin, nag-talk si Father Ben. At ang ginamit niyang talking point on leadership ay si Michael Jackson, di ba Mir? So, maganda rin yung balikan Michael yung Jackson, buhay ng Michael. Hindi Michael Jordan. Michael Jordan, Michael Jordan. Ano ba sabi ko? Akala ko, Michael Jackson. Ano sabi ko? Ah, Michael Jordan po. Oh, Michael Jordan. Ay, yan, Michael Jackson ba yan? Parang menudo yan eh. Parang Ogie Alcacid yan, Ariel. Oo. Oh, ano ba kayo? Alam nyo, Raymond Lauchenko yung ginagawa ko. Uy, idol natin yan, di ba, Mir? Actually, yes. Madonna yan. To the good times, the best of the new ones. Here's to a song of glee, finding a way to illusions of reality. Ariel, malungkot yung kantang yan. Malungkot yung kantang yan kasi graduation yan, diba, tapos walang graduation sa mga panahong ito, di ba? Nakakalungkot. Kapit lang po mga graduates. Oo, pero meron pa rin lang tayo mga sources of hope kasi sigurado ko yung mga paaralan, kagaya ng Ateneo de Manila, humahanap ng kanya-kanyang paraan para ipagdiwang pa din ang pagtatapos ng mga ganitong mahalagang kabanata sa buhay ng ating mga kabataan. Oo, at para din kasi sa mga magulang din yan, na sila din nagpagod at nag-ipon at nagpaaral sa atin, it's a way of giving back to our parents. Kaya syempre, kahit wala pong graduation ceremony, siguro yung mga anak, balikan natin yung sinabi natin kanina, di ba, na huwag nating palagpasin yung mga pagkakataon. So sa mga anak, sa mga panahong ito, magpasalamat pa rin po tayo sa ating mga magulang na hinayaan tayo at binigyan tayo ng pagkakataong mag-aral. Tapos yung mga magulang, magpasalamat din sa mga anak sa pagpupursige. Nakakatuwa si Mir, no? Kasi mula sa pagiging... singer katulad ni Regine Velasquez, nagiging Ma'am Charo siya, no? Na bigla nagbibigay pa sa ating mga taga-pakinig. Oo. Nakakatuwa yung persona. Minsan Kuya Cesar din kasi naglalag yung pagsasalita niya. Ayan, di ba? May ganung gusto ko yung naman, mga character shift yes. Na ganun eh. Oo. A woman of many talents and persona. Ano kayong diba? Dalawa? Lagi kaya maraming nagmamahal dyan. Hindi yan kailanman nag-iisa. Lagi na ako pinag-iisa. We speak the truth. Alam mo, totoo lang talaga to. Sa lahat po na hindi nakakilala kay Mir, kung meron pong, Mir doesn't take a day off. She's always on, she's always there, she's always very supportive, and inuuna yung iba talaga. Ayan. Testimonial na ito ha, sa Friendster. Para naman ako lilipas. Eh, si Tatot, ako sinabi ko lang. Ako sinabi ko lang ay yung ano ka, para kang the multifaceted star, ganyan. Yes, multi-hyphenate. Nakapuparaan to ni Tats at ni Ariel para mag-farewell episode na ako. Ayaw na nila akong pabalikin. Grabe! Grabe ka naman. Hindi naman dahil kind ang mga tao. Sobra ka naman. You know what, Mayor? You should be comfortable with the truth about you because the truth about you is that you're good. And you are enough. Oh. And you are loved. Narinig. Uy, baka mawala na yung mga listeners kasi parang affirmation na siya for me. Bakit ganon? Sa lahat po ng fans ni Mir na nakikinig, i-message nyo lang po sa amin kung ano mga iniisip ninyong pagbati sa kanya. Hindi ko po birthday. Uy, anong tawag?
Oh, hindi ba? May mga kapitbahay si Proof of Life sa lugar ni Tatot. Anong gusto tawag niyo dito? Proof of Life. Anong tawag niyo dito? Meron akong sasabihin, nakalimutan ko. Speaking of Mir, sorry, sinabi mo gata, ginataan pa naman ang iluluto ko ngayon pagkatapos nating chikahan portion. Oh, ginataan ang bilo-bilo? May ginataang kalabasa at baka weird combination, wala kasi kaming nabiling sitaw, baka kangkong yung ihalo namin kasi may kangkong kami namin. So maghalo yung kalabasa at kangkong. So parang semi-laing. Semi-laing. Yung with aming luto. Tapos, oo. Tapos susubukan ko kung wala kasi akong, meron akong secret na natuklasan. Nakabili ako ng lemongrass o tanglado isang beses. Nagpakulo ako ng tanglad o lemongrass nga para maging tsaa. So marami akong napakulo, dalawang pichel nasa ref. So nung huli ako nagluto ng ginataan, ito rin ECQ. Yes, ang ginamit kong pangsabaw, so may gata na rin, pero yung extender ko, imbis na tubig lang, ginamit ko yung lemongrass. It's the best wow. Ginataan as yet that I've ano. Hindi kasi kami gumagamit muna ng karne ngayon dahil yung isa kong kapatid ay vegan. So may mga dishes ako na iniiwasan kong gumamit ng karne. So syempre dahil pag walang karne, minsan wala yung oil that gives a different flavor. Pero nung gumamit ako ng tanglad, yes. So meron po kayong mga tanglad sa inyong mga backyard. Wow! Wait, Tabi Ariel, parang nasa trete na sa'yo si Gordon Ramsay. Wow, Gordon Ramsay shaking. Gusto mo ano si Derek na lang? Hindi yun lang natuwa Derek ako. Derek na lang kung na-threaten sa'yo. Eh, ano ba? In fairness kay Ariel, reaction? Napakaganda ng use of space ni Ariel. Talagang na-utilize niya yung buong kwarto. Kasi tayo, Tats, hindi tayo tumatayo masyado. Oo. Tsaka si Ariel kasi performer talaga yan. So, uh-huh. Bawat sulok ng entablado, gamit so, na ganito. So, tribute naman kay Ariel. Tribute naman kay Ariel. Tapos na sa akin. Alam nyo. So, kay Ariel naman. Sigile. Alam nyo, ikaw, Tatot, nagawa mo na rin ang parayan yan. Dati lumabas ka ng pinto, dati sa isa natin. May parelo. Oo. Hindi, pero ayun talaga, kung meron man akong idol sa entablado, ikaw yon. Kung sa pagganap, sa pag-arte, sa paglikha ng mga kung ano-anong karakter, napaka-husay mo. Nako, salamat. Hindi, kasi bumabalik salamat. Lang sa tema ng ating usapan ng umaga na kung may kailangan sabihin, sabihin niya. Kaya sinabi natin kay Mir kanina yung ano niya, puso niya, yung kindness niya. Ngayon naman ikaw, yung husay at galing mo talaga sa paghulma ng buong-buong karakter. Grabe. At saka, Tabs, grabe, sa mga hindi po nakakaalam or hindi pa nakakapanood, pag napanood niyo po si Ariel mag-improv, grabe. Ay, oh. Totoo. Wala na kayong hahanapin pang iba. Kompleto, strikado, mula appetizer hanggang dessert. Nag-walkout. Ariel! Anyway, naubos na naman po ang isang oras sa kwentuhan, tawanan, kwentuhan dito sa aming programa. Pero mag-end. Ariel, I think we ought to also say something nice that we want to say about that. Kasi si Tat... Nako, patapos na po ang ating programa. Abangan po natin yan bukas. Bukas, abangan natin yan bukas. Matagal so, salamat po sa lahat ng nakikinig. Salamat po sa ating mga nakikinig sa 87.9 Radyo Katipunan. Pakimute nga si Tats. Wait, umus na ang ating oras. Maraming salamat po. Bukas, marami pa tayong oras na pag-uusapan. May bukas pa naman, di ba? So bukas pag-uusapan natin. Ako naman, buong episode. Oo. Ay, gusto matagal. Isang buong episode. Ayan, gusto ko lang po munang magpasalamat sa aking supplier ng gamot kung saan ay tinutulungan ako sa aking arthritis. sa ano po, sa producers po ng gamot na ito. Thank you po. Dahil sa pagtanda, may kaakibat na sakit. Anyway, maraming salamat po sa lahat na nakinig sa ating ngayong umaga kahit sa ang sulok man kayo ng mundo.
Thank you very much sa mga nag-share po ng ating link gaya ni Justina Reyes. Salamat po sa pag-share ng ating live stream. Maraming maraming salamat. At magkita-kita po ulit tayo bukas dito pa rin sa 87.9 Radyo Katipunan. Ako po si Tatsky Vlad. Remember to say I love you, thank you, we appreciate you to the people around us. Ako po si Mir De Los Santos. And ako naman po si Ariel Dixon. Nagpapayo na subukan po natin mag-drawing. Baka po sakali makatulong ito sa ating kabubuti. One drawing a day. Keep the laziness pain away. Yan. Maraming salamat so, ito po ang... Ito po ang inyong kwelang barkada sa umaga na bumabati sa inyo ng Good morning, Ateneo! Ateneo! See you tomorrow! Paalam mga bata, mag-aral po kayo, magmahal, magsumikap. With your morning wake-up call. Good morning, Ateneo! Energize your day with the lively, funny, and lovely tandem of Mir De Los Santos and Tatsky Vlad. Catch the latest news and stories around the campus. Good morning, Ateneo! Your daily dose of Radio Chikahan, Tawanan, Kantahan, and Kwentuhan. Every morning from 9 to 10 a.m. Tuesdays to Fridays. Good morning, Ateneo! Your mornings will never be the same again. Kami di mapipigil sa pagpabalitang tumpa at tama. Buhay Atenista sa loob sa labas ng eskwela.